Former player na si Scott Pollard ay tinira nga itong si Kevin Durant. Sinabi niya mag shut up and dribble na nga lang daw itong si KD. Sabi niya nga sa isang payag, I heard that he said he wanted to fire the GM and the coach. And it's like you just got $190 million or whatever. Just sorry. And dribble, man. Iyan nga ang reaksyon niya dito sa magulong sitwasyon ni Kevin Durant at ng team ng Brooklyn Nets. At ayon nga sa mga NBA fans, mga idol, sinabi nila bakit nga daw pinapakinggan pa itong si Scott Pollard na nag-average lamang sa NBA ng 4 points per game sa 10 seasons na paglalaro niya. Dapat nga daw ay hindi na binibigyan ng pansin ang kanyang mga opinyon. Pero kayo, mga idol, ano bang komento nyo sa opinion nga neto ni Scott Pollard patungkol kay KD? At ngayon naman ay pag-usapan natin ang grabing offer ng team ng New York Knicks noong July nga daw sa team ng Utah Jazz para kay Donovan Mitchell na kanilang tinanggihan. Inoffer nga daw ng Knicks si RJ Barrett, Obi Toppin, Mitchell Robinson at tatlong first round pick na unprotected. At dinecline nga daw yan ng Utah Jazz ayon kay Adrian Wojnarowski. Itong offer na ito, mga idol, ay for sure na mas better sa offer ng team ng Cavaliers ngayon. Pero nga, mga idol, hindi malinaw kung ano ba ang dahilan ng Utah kung bakit nga dinecline nga nila ang very solid na trade offer ng New York Knicks. Pero mga idol, ang posibleng dahilan nga niyan ay alam ko nung July kasi ay ang requirement ng team ng Utah Jazz sa mga NBA teams ay halos 5 hanggang 6 na first round pick. Pero in-offer nga lang ng New York ay 3. Kaya nga siguro dinecline nila ang offer na ito. Pero nga, mga idol, sa mga players pa lamang RJ Barrett, Obi Toppin at Mitchell Robinson, core players na yan na pwedeng mag-build around ang team ng Utah Jazz. Kaya nga maraming nagulat ng mga NBA fans nang ibinalita ni Woj na tumanggi itong si Danny Ainge sa offer nga ng New York Knicks na ito. At ngayon ay pag-usapan naman natin ang balita patungkol sa team ng Los Angeles Lakers dahil binalita ni Mike Scotto na may paniniwala daw around the NBA na itong Lakers ay sinusubukan daw na i-maximize ang kanilang cap space para nga next summer at mapurso nila itong si Kyrie Irving. Obviously naman na hindi pa rin sumusuko itong si Rob Pelinka, mga idol, sa pagkuha nga sa superstar point guard na si Kyrie Irving. At hindi naman natin siya masisisi, mga idol, dahil for sure instant championship contending team ang Lakers at baka nga sila pa ang top contenders kapag nakuha talaga nila itong si Kyrie. Kaso ang problema nga dyan, mga idol, sa pagmamaximize ng cap space ng Los Angeles Lakers ngayon ay very limited nga ang kanilang pwedeng gawin ngayong offseason. Hindi nga sila pwedeng kumuha ng mga players na halos 2 plus years pang itatagal ng kontrata dahil for sure mababawasan ang kanilang cap space for next offseason. At mga idol, isa lang din ang sigurado dyan, mahihirapan ang Lakers na kumuha ng mga very solid role players na kagaya na lamang ni Buddy Hield and ni Clarkson na may multiple years left in their contract. Kaya nga, mga idol, ang tanong, ano ba ang pipiliin ng Los Angeles Lakers ni Rob Pelinka? Hihintayin ba nila itong si Kyrie Irving next offseason na for sure ngayong season ay masasayang na naman dahil hindi sila magiging championship contending team? Or magpapalakas na nga sila ngayon at kukuha na ng mga very solid role players at iiwan na itong si Kyrie Irving?